What's up mga kaliha? Samahan niyo ako sa mga vlog ko para makita niyo kung paano gumawa si Uno Dos ng Orig Carbon Fiber Spinning, saka kung paano na rin magkintura. Tara na! Mga kaliha, tara na, umpisa na tayo. Papakita ko sa inyo kung paano yung mga ginagawa namin sa araw-araw. Tara, dito yung shop namin mga kaliha. Ito na nga pala mga kaliha, ito nga pala si Pia Buboy ang taga-prepare natin yung mga lalatagan. Ngayon papakita natin sa inyo kung paano mag-prepare. Tara. Ito nga pala, meron tayong tanggap na ano, marami to, mga isang set to. Ang problema na ito, naka-rim set siya, 17. Sumasayad kasi nakaban siya, malaki ang gulong niya. Ngayon, napudbud to. Nakayod na nakayod, umangat yan. Ang gagawin natin, ang gusto mangyari na mayari, i-edit natin siya, hahabaan natin itong tornilyuan na to. Magdadagdag tayo ng mga uno. Ayan, pag ginagawa ko na siya, babakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Kasi ito nga pala yung mga nakalatag na mga kaliya. Ito na. Ah, naka-ready na to, mamaya papahirang ko na to sa taas. Ito yung mga naka-prepare ng iba. Ito. Ito si Kuya Buboy nang bahala rito. Pakita ko sa inyo kung paano. Tuloy mo dito. Kailangan tanggalin talaga ang pintura eh. Medyo maporma yung liha, kailangan na natin magpalit. Yan, lilihain niya ni Kuya Buboy, tatanggalin niya yung kulay. Yan itong alalabasan niyan. Yan, tatanggalin yung kulay. Tapos, oh, ito pala yung pera natin. Ito na yung mga nakaredy rin. Mamaya ilalatag ko na siya dyan. Kasi hindi kasi. Ngayon, ito yung mga nauna ko ng pinahirang kagabi. Problema, malamig kasi. Mahirap talaga magpahid pag malamig. Kaso nga lang, eh, kailangan nating matapos na. Ayan siya. Siguro mamaya itong mga iba na to, kasi dalawang latag to eh, tatanggalin na natin to mamaya, kulang pa sa kapal eh. Ito siguro hanggang bukas pa to papahiran kasi umuulan-ulan eh. Ayun nga pala, pag mainit, kaya dito ako sa taas kasi sobrang init, kaya sobrang pawis ko. Mas maganda magpahid kung napakainit. Pag malamig kasi magastos sa resin, tapon lang sila ng tapon, pakita mo mga tumutulo. Ganun siya, ibrabrush mo lang, tatapon ang tatapon, kaya pag malamig mas magastos sa resin. Pero tinatsaga natin kasi wala eh, ulan talaga ng ulan. Ito pa nga pala, may tangko dito. Ito, signal light. Mamaya ilalatag na natin to. Mamaya update ko kayo ulit pagkalatag ko, pag naka-ready na. So ayun na nga mga kaliha, papakita ko sa inyo kung paano magpahid ng resin. Mga kaliha, ito na pala yung pinapahiran natin kahapon. Makapal na siya, pwede na i-cut. Meron pala tayo ditong ito, takip na ng tangke ng Mio. Ito version 2 na NMAX signal light.
Ito, PCX-160. Ito. Ito. 160 to. Meron din dito, ano, version 2, NMAX, airbox. Pwede na tabasin. Ito, sa manubela, Mio, honeycomb, batok. Ito, tangke rin ng Mio to. Gagawin dito kulay blue. Papakita ko lang sa inyo kung ano kalalabas ang net. Ito, R3. Pang R3. Tapos, ito, under seat, NMAX version 2 din. Ito, PCX-160. Kulang pa sa kapal. Nakita niya yun, eh. Tapos, ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang pagtabas ng ano. Version 2 din to sa gauge. At gagawin natin dito, hindi na tayo magta-top coat. Ibabap na lang natin. Papakita ko sa inyo na kasing kintab rin siya ng may top coat. So, kung gano'ng kakinis ang may top coat, ganun din ang kalalabas na ito. Ayun na nga mga kaliya, papakita ko na sa inyo kung paano ang pagtabas. Tabasin. Ang sunod natin gagawin, check natin kung may mga resin na mga nakasiksik sa mga gilid. Titingnan natin. Video mo boy, lapit mo. Kaya nga ganyan, may nakasiksik. Kakalso yan pag kinabit, mga ganyan. Tatanggalin natin yan ng cutter. Ayan, tanggal mo. Kita ba boy? Kaya yung mga nakasiksik dyan. Kasi yun yung tabas. Yan. Papasadaan natin siya ng liha para mas pumantay. Yan. Mamaya naman yung pagliha naman. Lilihain natin ito ng 120, 400, 1000, 2000. Mamaya pakita ko naman sa inyo yung sunod na video. Mga kaliha, ito na nga pala, tapos na natin siyang i-120. Ito, tinggihan natin 120. Yan, napormahan na natin siya, naibalik na natin siya sa dati niyang forma. Ayan, yung mga gilid na isa. Ayan, ang pangalawa naman natin na isusunod na liha, magpo-400 na tayo. Uubusin natin itong mga gasgas ng 120. Ipuparanid natin. Sige mga kaliha, ipuparanid mo muna natin. Papakita ko sa inyo, susunod yung 1,000 naman. Okay. Mga kaliha, tapos na nga pala natin, ano, 400. Ayan naman na itsura niya pag na 400 na. Yan. Mas kuminis na siya. Ngayon, tapos na tayo mag 120, 400, 1,000 naman tayo. Ayan, 1,000. Diyayin na natin. Kaliya, ito na.
Natapos na natin siyang 1,000. Yan na. Habang papino ng papino, paganda na siya ng paganda. Kanina, 120, 400, 1,000. Ngayon, 2,000 naman tayo. Ito na yung huli natin, 2,000. Ganun siya kabusisi. Kaya talaga, dapat matyaga ka talaga. Ito, 2,000 na natin. So ayun na nga mga kaliha, tapos na natin siyang 2,000. Nagumisa tayo kanina sa 120, 400, 1,000, 2,000 na ngayon. Ngayon, papakita ko sa inyo na ano, na kahit walang top coat, pasingkin tab siya na may top coat. Kaya ako lang naman di tinap coatan to, para mapakita ko sa inyo na maganda pa rin siya kahit walang top coat. Ngayon, babapingin na natin. Mga kaliha, ito na pala. Ito na kinalabasan. Yung unang pasada natin. Bali, tatlong pasada siya. Hala. Ngayon, foam naman ang gagamitin natin. Ito na. Ano ba? Okay na nga mga kaliha. Ito na, na-step na natin siya ng foam. Ayan, unang pasada yan. Maganda na siya, wala na ano. Pero mas maganda kung papasadaan pa natin ang isa pa. Mga kaliha, ito na pala. Tapos na tayo sa pangalawang compound. Ngayon, gagamit na tayo ng pangatlong compound pa. Foam ulit ang gagamitin natin. Ito na. Last na to. Trending na yun, maganda na siya. Yung mga gilid natin, malinis ang tabas. Makinis. Tapos yung wala siyang alon-alon. Kahit isa, wala kang makita. Walang pinhole. Yan, wala siyang mga butas-butas. Yung gilid, maayos din, makinis. Mga kaliha, palike and subscribe na lang. Salamat!